Magandang araw sa inyo. Nagbabalik ang inyong makabayang Dr. Doc Willie at Doc Lisa Ong. Ngayon, kakaiba yung tip natin eh. So, parental guidance muna tayo for adults ito. Meron din kasi mga nagtatanong, ano ba yung mga pagkaing makatutulong sa kanilang o para ma-improve ang kanilang sex life ng mga mag-asawa, ng mga mag-partner. Siyempre, ayaw naman natin i-recommend lagi gamot, eh since kakain rin lang naman tayo ng mga pagkain, baka ito yung mga pwede natin kainin, ano? So, mga pagkain para makatulog sa sex life. Number one dito, pakwan. So, tama-tama dito sa ating bansa, whole year round, meron ng pakwan. Nakita kasi nila yung pakwan, merong citrulline. So, yung citrulline, ang gawain niya, nagpapabuka ng ugat, ng mga ugat. So, sa mga kalalakihan, dun sa lugar na yon, maaring makatulong sa pagbuka ng ugat. So, yan ang kagandahan ng pakwan. So, available whole year round. So, pwedeng kumain kayo. Maganda kasi ito sa puso. So, maganda din sa pag-improve ng sex life. Number two, nakita nila yung mga, ito, yan yung pakwan, ano. Yan, talaba. Yung mga oyster, mayaman kasi sa zinc. So, zinc ang talagang kailangan ng mga kalalakihan. Kasi ang zinc, kailangan natin yan sa ating genes. So, kasi yung genes natin, may protein yan, tapos may balot, may cell membrane. So, yan ang gumagawa ng DNA. So, ang zinc, kailangan mo para din mag-produce ng hormone na tinatawag na testosterone o yung male sex hormones para magkaroon naman tayo ng mga healthy sperms. At nagbibigay din ito ng dopamine. So, nag-i-increase ng sexual desire. Number three, yung hot peppers o yung mga chili pepper, sili. Diba? Kasi nagpapabilis ang tibok ng puso, mas nagpapawis ka, mas malalim yung paghinga mo. So, ano lang, medyo dinidikit lang nila na, ay, baka makatulong din ito sa aking sex life. Ganyan. Number four, tsokolate. Ito. Ang in-example ko dito, dark chocolate, o yung imsibin, mas marami yung mga 70-80% kokwa. Yan. Kasi itong mga tsokolate, nagpapataas ng serotonin, nag-improve ng ating mood, nagpapababa ng stress level. So, gusto natin happy tayo, in the mood tayo. Tapos number five, keso. Ang keso kasi maraming zinc. So, sinabi natin, zinc kailangan sa production ng male hormones, testosterone, para laging healthy yung sperm cells natin. Meron din naman mga mababango, mga lavender. Ito kasi mga scents na to, lavender, pumpkin pie, meron yung iba amoy ng pipino. Minsan, nakakaengganyo para sa mga pag-aaral, nakita nila nakakaengganyo sa male at saka sa female ng kanilang sexual desire. Pero syempre, sabi nga ng aming teacher, yung urologist, si Dr. Edgar Chalian, ang pinakakailangan talaga natin yung ating brain. Kasi, syempre, you need imagination. So, yun yung mga nakakatulong sa ating pag-improve ng sex life sa mga mag-asawa. So, yun lang po. Okay, thank you very much, Doc Lisa. Ako naman, from the male perspective natin, ipapakita. Dito tayo, Doc Lisa, address tayo. So, from the male perspective, ito para sa mga kalalakihan. Yan, sige. Kailan ba dito? So, ito mga binigay ni Doc Lisa ng mga tips na mga sinasabi nilang aphrodisiac. Hindi naman talaga 100% yung evidence, di ba? Hindi naman siya 100%. Pero meron pag-aaral na nagsasabi, baka makatulong. Hindi naman talaga 100%. Like sinabi nga nila, ito mga dark chocolate. Meron siyang anandamide. Meron siyang neurotransmitter anandamide na nagpapasaya sa atin. Tapos yung iba naman mataas sa zinc. Ang bawal na nakakasira sa sex drive, akala nila nakakatulong, ay yung alcohol. Ito talaga yung masama. Kasi pag malakas,
uminom ng alak, actually, depressant ang alcohol. Eh. Kala mo lang matutuwa ka, pero in the end, malulungkot ka rin. Madi-depress din, lalong bumabagal yung tao. Okay? So, ito yung mga bad effects. Tapos ngayon naman, punta tayo sa second topic. Favorite ito ng lahat. Ang second topic natin ay pampa. Siguro tayo na lang tayo, Dr. Lisa. Ang second topic natin ay yung pampaliit ng tiyan. Di ba? Pampaliit ng tiyan. Ang isang nakakaliit ng tiyan, yung dapat nakatayo lagi. So, sa mga may problema, lumalaki yung bilbil ninyo, eh, una-una, nakakaedad tayo. Pag ang edad nyo, 40 years old, 30 pataas, bumabagal na metabolism natin. Sabihin, mabagal na yung galaw ng katawan natin, kaya palaki na ng palaki ang tiyan. Nakita nyo, pag may middle age na, talaga lumalaki yung tiyan, tapos lumiliit yung mga muscles. Eh. So, kailangan natin mag-exercise, sundin natin itong mga tips para hindi masyado lumaki yung tiyan natin. Number one, dapat exercise natin yung core muscles natin. Meron na ako tinuro sa inyo dati, 'di ba, yung crunch, yung crunch na tinuturo natin. So, yung exercise, yung hihiga ka, so para ka nagsisit up. Pwede mo ba i-demo, Doc Lisa? Crunch, kaya ba? Konti lang. Yan, mabait talaga si Doc Lisa. Mabait siya talaga. Kita mo, mabilis ng model natin, oh. Oy, easy. Bigyan kita na unan. Kawawa ka naman. Biglaan. Ganda na makeup mo ngayon, ah. tulog ka na. Konting lapat lang, tulog na. Sige, paano itong crunch na pampaliit ng tiyan? Yan, nagka-crunch siya. Namumula na mukha niya. Namumula na. So, tinataas. Yan, tumitigas ng tiyan. Yan, matigas. 8 seconds lang. Tigil-tigil. Tama na. Okay. Hindi nyo kailangan ng full sit-up. Ganito itsura. Hindi nyo kailangan ng full sit-up. Yan lang. 1, 2, 3. Kailangan tumigas to. Ha? Pag tumigas kasi yung muscle natin dito, mas papasok yung bilbil natin. Hindi na siya nakalawit. At itong mga crunch, gawin nyo 10 times, 3 times a week, pampatigas ng tiyan, mga 8 seconds lang, maganda rin yan sa likod. Pag malakas ang tiyan mo, hindi mahihirapan ng likod mo. Okay. Hirap ba, Dr. Lisa? Hirap ng crunch? Yan, yan ang crunch na ginagawa niya. Pampaliit ng bilbil. Okay, thank you very much. Thank you. Hilo ata ba? Doc Lisa, ako namawakan lang to. Yan, naglumang buhok niya. So, that's number one. And number two, pwede tayo uminom ng isang basong tubig. Wala lang, reverse. Yan. Pwede uminom ng isang basong tubig bago kumain, ha? Ito gawain ni Doc Lisa. Bago kayo mag-breakfast, lunch, dinner, inom ko isang basong tubig. Para malagyan ng laman yung tiyan mo, syempre isipin ng utak mo, uy, may laman na yung tiyan, di niya alam, tubig lang. So, mas konti makakain mo. Mas konti makakain mo, uminom ka muna isang basong tubig bago kumain. At yung alak talaga, iiwasan nyo. Nakakataba itong alak. Alam niyo ba ito nakakataba? Ito, wine, nakakataba. Beer belly. Alam niyo ano beer belly? Ano ba sa Tagalog ang beer belly? Nagkakabilbil sa alak eh. Yung bilbil baka sa alak galing, beer belly, ha? Dahil mataas siya sa calories. Isang beer, mga 200 calories. Parang kumain na kayo ng halos isang platong kanin. Nakakataba ang, lalo na yung wine, ang tamis-tamis, di ba? Gawa siya sa grapes. So, bawas sa alak para hindi lumaki ang tiyan. Yung matatamis na inumin, yan po talaga nakakataba, mga iced tea, soft drinks, tapos yung mga juice, yung mga sachet, di ba? Puro asukal yon. Isang baso nitong mga juice, soft drinks, iced tea, lalo na sa mga fast food, may mga go large, almost 10 teaspoons of sugar. Para po kayong kumain ng 10 kutsaritang asukal. Parang kinain yun, hinalo nyo sa tubig. Ganun kasi karami. Kaya nakakataba talaga, pampalit. Junk food, pampalaki ng tiyan. Mga candy, pampalaki ng tiyan. Yung mga prito. Kung pritong pagkain ang gusto nyo, let's say ang gusto nyo, itlog. Pwede naman nilagang itlog na lang eh. Ako gusto ko hard-boiled egg, soft-boiled egg. Pag ginawa mong pritong itlog, plus 50 calories na yon. Pag sinaing lang na kanin, mga 150 calories. Gawin mong sinangag,
plus 50 calories. Ang nakakataba yung sinangag mo, sarap na sinangag, may mantika, lagi mo maraming asin. Doon nakakataba. Doon tayo makakabawas. Tapos exercise, yung core muscles. Posture, pag nakaupo, kailangan diretso ang likod para pumasok ang tiyan. Ha? Kita mo yung mga nasa military, di ba? Stomach in, chest out. Stomach in, chest out, ha? Para masanay na kailangan matigas yung muscles at yan. At syempre, mag-exercise 3 to 4 times a week. Diba? Tapos, physically active. Kung pwede mo laging maglalakad-lakad, huwag laging nakaupo. Sinabi ko sa inyo, pag laging nakaupo, lalaki ang tiyan, lakad-lakad muna. Pagkakain, pwede maglakad ng dahan-dahan. Hindi ko sinabi mag-jogging kayo pagkakain, pwede maglakad. Pag kumakain po kayo, dahan-dahan lang ang kain. Huwag magmadali. Yung iba kasi kaya kumain ng 2 minuto lang, inubos yung isang plato. Diba? Kailangan dahan-dahan lang para malasahan mo at para yung pagkain sa tiyan, umabot yung mensahe ng tiyan sa utak. Eh. Kasi yung tiyan natin, pag may laman na siya, magsesend siya ng signal sa utak, uy, busog na. Busog na si yung tao, busog na siya, tama na pagkain. Pero yung signal mula sa tiyan papunta sa utak, it takes around 10 to 15 minutes. Eh. 10 minuto hanggang 15 minuto bago sabihin ng tiyan mo na may laman na siya, na busog ka na. Yun ang problema. Kaya minsan napansin nyo na sa restaurant kayo, di ba? Gutom na gutom kayo, kakainin mo lahat. Tapos may dumating na isang order, nakakain ka na konti. Tapos yung 2 orders mo hindi pa dumating, natagalan yung waiter. Hintay ka ng hintay, di ba? Konti pa lang nakakain mo. Pagdating nung pagkain, after 15 minutes, busog ka na. Wala ka ng gana kumain. Bakit? Kasi umabot na ng 15 minutes eh. Naramdaman na nung tiyan, nakasend na siya ng signal. Kaya maganda dahan-dahan. Dok Lisa, yung mga chewing gum daw, chewing gum minsan daw, nakakalaki din ng, nakakagas eh. Yung makabag eh. Diba, makabag siya eh. Diba, nag-chewing gum ka, carbonated drinks, mabula, nag-burp ka. Nakakalaki din ng tiyan. Asin din. Salt, nakakamanas, nakakalaki ng tiyan. At yung laging constipated. Yung laging constipated, lagi na nagtitibi, hindi makadumi. Hindi na imbak yung dumi mo. Kaya sinabi ko, kain kayo ng high fiber. Ang favorite namin ngayon, lettuce. Eh. Yung lettuce na hilaw lang, gasa mo maigi, lagay mo ng suka. Ano ba nilalagay mo, Doc Lisa? Suka, olive oil, konting asukal. Yung lang sausawan, napakasarap. And last tip, pampaliit ng tiyan, magugulat kayo, matulog. Matulog ng maaga. Bakit? Bakit? Napakahalaga. Mahilig kayo magpuyat. Di ba? Gusto nyo magpuyat. Di ba? Gusto mag-gimmick. Ano nangyayari pag nagpupuyat kayo? Tumataas ang cortisol level mo. Kasi gising ka na eh. Pagod na yung katawan eh. Puyat ka, gising ka, madaling araw, tataas cortisol level, mararamdaman mo, gutom. Gutom na gutom ka. Kakain ka ng kakain. Kasi ang ginagawa ng katawan, yung katawan mo gusto na matulog, pero ayaw mo siya patulugin, sasabihin niya, kumain ka na lang ng kumain para may energy ako. So, yun. Pero pag tulog ka, maaga ka matutulog, hindi ka makakain, di ba? So, yung puyat, yan ang nakakataba. Okay? So, yan ang mga tips natin ngayon to improve yung sex life ng part 1 at yung part 2, pampaliit ng tiyan. Doc Lisa, tingnan natin kung may mga comments sila. Okay, thank you very much. Re-reverse ko na to. Ayan, gusto na ipampalit ng tiyan. Okay, awakan ko na lang. Tingnan natin mga comments. Ang picture, luma na to. Ayan, ng bata pa to. Okay, salamat po sa mga nanonood. Smiley Rain from Hong Kong. Thank you very much. Okay, meron po kayong mga questions? So, yan yung mga tips natin sa nahanda sa araw na to. Doc Lisa, meron ka pang message para sa kanila. Mas marami dito. Salamat sa pag-like, salamat sa pag-share. Malaking tulong po to. Kasi alam kong problema natin talaga yung bill-bill. Tsaka, mas matanda tayo, mas konti ang kakainin. Kasi, mas maliit na kasi yung katawan. Mas konti na lang kailangan mo. Unlike yung bata, maliksi, malikot, magalaw, nakabawas ng energy yan.
palagay natin, nakaupo kayo, di ba? Nakikinig kayo ng phone. Pwede paggalaw-galaw, yung malikot, maliksi, pasipa-sipa yung paa, nakakapayat din yan. Pero yung laging upo, hindi nilang gumagalaw, hindi yun maganda. Hindi dadalo yung dugo, hindi dadalo yung dugo sa puso, hindi dadalo yung dugo sa utak, at tataba pa. Okay? Nakalika. Lalo na kung ang trabaho ninyo, office work, oo nga eh. Nakaupo, computer, dapat mas konti yung kakainin. Yung mga, or kaya naman, yung mga low-calorie food, yung mababa sa calories. Si Doc Lisa never kumain niya ng matatamis. Di ba? Ayaw mo lahat ng matatamis. Oo. Bakit? Kasi mataas sa calories yung matatamis eh. Pero yung kanin mo, tatlong plato. Hindi mo mapigilan. O sige. Salamat po sa panonood. Yan ating part 1 and part 2. God bless po sa inyo. Salamat sa pag-like. Salamat pag-share. Tuloy-tuloy ating Facebook Live para matulungan po kayo. God bless po. Bye-bye. Doc Lisa, bye-bye.